Paano kami nagpapa-check up dito sa UK? Samahan niyo ako guys sa aking appointment. Hi everyone! Welcome back to another video. Kamusta kayo? So for today's video guys, ay i-share ko sa inyo kung paano kami nagpapa-check up dito sa UK. So pagdating ko dito guys, noong November ay binigyan kami ng link ng aming employer kung saan kailangan namin mag-register sa isang GP or tinatawag na General Practitioner. So ayan guys, kaya lumipat ako kasi nga nandito na ako sa Cheltenham. So lumipat ako ng GP ko. And ang ginawa ko is sinearch ko lang kung saan ako GP na gustong mag-register. At ayun, nag-apply ako sa kanilang website as a new patient. So may mga requirements like visa, proof of address, at i-comply mo lang yon. At yan, magiging patient ka na. So ngayon guys, isang aking appointment for cervical screening program. So andito na ako sa clinic mismo. So binook ko itong appointment na to guys, tumawag ako sa kanila. Pagdating mo sa clinic guys, ay mag-check-in ka. So ang hiningi lang isang first letter ng aking surname at ang aking date of birth. So ayan, successfully checking in ako at yan ang mag-check up sa akin ngayong umaga. So andito na ako ngayon guys sa waiting area. And then, maghihintay na lang tayo, natawagin tayo. Ang appointment ko is 9 a.m. So, after ko dito guys, ay dediretso ako ng hospital kasi duty ako today for long day. So, nagpaalam lang ako sa aking senior na dadaan lang ako ng GP para sa aking cervical cancer screening. Kaya pala ako guys, nagpa-appointment kasi may na-receive akong leaflets sa bahay ng cervical cancer program. So, ganito yung itsura niya guys. Yan. So, NHS cervical screening, helping you decide. So, may mga pa-reminder guys, ang NHS dito sa mga ganyang bagay na kung hindi ka pa nagpapa-cervical screening, ay kailangan mo magpa-cervical screening. Kaya, binuko ang appointment na ito. So, napaka-laking tulong guys at sobrang na-appreciate ko din talaga na may paganito dito sa UK. At dito, napupunta yung aming tax na binabayaran guys. So, this is my second screening, cervical screening na test kasi ang first ko is yung before ako nabuntis sa OB ko sa Pilipinas pa yon. So yun yung first time ko and this is my second time and with this I'm really grateful and blessed na free ang mga paganito dito sa UK. So ayan guys, hintay lang tayo. Ang magtitingin sa akin ngayon is nurse. So siya yung gagawa ng aking cervical screening na test. So ayun guys, and fast forward ay natapos na ang test. Ang ginawa lang sa akin is kinonfirm ang aking full name and date of birth at pinahiga ako sa bed and pinaposition and after that, ginawa na nila yung test. Medyo masakit siya guys pero natotolerate naman siya. So ayan, prevention is better than cure kaya thank you Lord at may mga paganitong free na services dito sa UK. And after that guys, dumaan lang ako ng test ko kasi naubusan na ng bread at saging ang aking anak. So iniwan ko na lang dyan sa labas ng bahay kasi nadadaanan from clinic to hospital yung bahay namin. So ayan, nakalagay na lang siya sa labas ng pintuan namin. So sinabihan ko na lang si Dada na kunin niya. So ayan guys, work na tayo. Andito na ako sa hospital. So long day ako ngayon until 6:30 p.m. So ayan guys, ang ganap ko nung nagpa-check up ako sa aking GP and hintay na lang yung result ng aking cervical screening program. So nakabihis na ako and ready to work. So thank you Lord for this day. And after that guys, lunch time. So ayan ang ganap ng aking GP appointment. Thank you so much for watching. See you on our next one. Salamat sa pagsama. Bye bye. God bless.